Hi guys, it's me, Erin. Welcome back to Erin TV. Welcome to our kindergarten module serie. Nandito na tayo sa quarter 3, week 2. Ang lesson naman natin ngayon ay tungkol sa mga iba't ibang lugar na makikita sa ating komunidad. Katulad ng palengke o supermarket, paararan, simbahan, istasyon ng pulis, istasyon ng bombero, barbershop, ospital, panaderya, at zoo. Atin din aararin ang letrang L. Ang mga salitang nagsisimula sa letrang L. Atin din aararin ang bilang 7. Tara na, simulan na natin! Simulan na natin sa iba't ibang lugar sa ating komunidad. Isulat ang tamang bilang ng nasa larawan na tinutukoy nito. Ang unang larawan ay paararan. Ang kanyang pangalan ay nasa bilang 5. Sunod na larawan ay panaderya. Ang pangalan niya ay nasa bilang 8. Sulat natin ang bilang 8. Sunod na larawan ay simbahan o kapilya. Ang pangalan niya ay nasa bilang 2. Kapilya. Sunod na larawan ay supermarket. Ang pangalan niya ay nasa bilang 1. Sunod na larawan ay istasyon ng bumbero. Ang pangalan niya ay nasa bilang 6. Sulat natin ng bilang 6. Sunod na larawan ay zoo. Ang pangalan niya ay nasa bilang 3. Sulat na natin. Sunod naman na larawan ay istasyon ng pulis. Ang kanyang pangalan ay nasa bilang 7. Sunod naman na larawan ay barberya. Ang kanyang pangalan ay nasa bilang 9. At ang huling larawan ay ospital. Ang kanyang pangalan ay nasa bilang 4. Sulit na natin ng 4. Ang iba't ibang lugar na ating komunidad. Sunod na gawain. Bakatin ang mga ngalan ng iba't ibang lugar sa ating komunidad gamit ang pangkulay. Bilang 1, paararan. Bilang 2 ay parke. Ikatlong bilang ay simbahan. Ikaapat na bilang ay kapilya. Panglimang bilang ay moske. At pang-anim na bilang ay silid aklatan. Tara na, bakatin na natin gamit ang pangkulay. Pagbakat ng pangalan ng iba't ibang lugar. Sunod na gawain. Kulayan ng kulay dilaw ang mga lugar kung saan tayo nag-aaral at nagdadasal. Kulay belder naman kung saan tayo naglalaro o namamasyal. So, kukulayan ng dilaw ang silid-aklatan at paararan kung saan tayo nag-aaral. At kulay dilaw din ang simbahan, kapilya, at moske kung saan tayo nagdadasal. At kulay berde naman ang parke o paruruan kung saan tayo naglalaro o namamasyal. Tara, kulay na natin! Tapos na tayo sa pagkulay ng iba't ibang lugar. Gumupit ng pino at idikit ang kahit anong kulay na papel sa salitang nag-uumpisa sa letrang L.
na nasa ibaba. Ang salita na nagsisimula sa letrang L ay lugar. Gagamit tayo ng makukulay na papel ang napili ko, pink, pandikit at gunting. Tara, gupit na tayo at magdikit. Salitang nagsisimula sa letrang L. Pagtambalin ang mga larawan mula sa hanay A hanggang sa hanay B. Sa hanay A ang mga lugar sa ating komunidad at sa hanay B naman ang mga tumutulong sa ating komunidad. Unang larawan ay ospital. Itatambal natin dyan ang doktor. Dahil dyan nagtatrabaho ang doktor sa hospital. Sunod na larawan ay istasyon ng bumbero. Itatambal natin dyan dito sa bumbero. Dahil dyan nagtatrabaho ang bumbero sa istasyon ng bumbero. At ang huling larawan ay istasyon ng pulis. Itatambal natin yan dito sa pulis. Dahil dyan nagtatrabaho ang mga pulis sa istasyon ng pulis o pulisya. Tapos na tayo sa pagtatadban. Dito naman tayo sa sumunod na gawain, bilangin at bakatin. Ang tamang bilang ng mga lugar sa komunidad. Unang bilang, hospital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang sagot natin ay 7. Bakatin natin ang 7. Sunod na bilang ay istasyon ng pulis. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rin ang sagot. Bakatin na natin. At ang huling bilang ay istasyon ng bumbero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang sagot. Bakatin na natin. Pagbilang ng mga lugar sa ating komunidad. Sunod na gawain. Kulayan ng mga lugar kung saan nakikita ang mga nagliligtas sa ating buhay. Sino na ba ang nagliligtas sa ating buhay? Kapag tayo ng nasunugan, nililigtas tayo ng bumbero na makikita sa istasyon ng mga bumbero. Kapag tayo ay nagkakasakit, nililigtas tayo ng doktor at makikita sila sa ospital. Kapag tayo naman ang ninakawan o inaaway, tumatawag tayo sa pulis na makikita sa istasyon ng mga pulis. Tara, atin silang kulayan. Ang istasyon ng bumbero ay kukulayin natin ng pula. Ang ospital ay dilaw. At asul naman o bukukhaw sa istasyon ng pulis. Tara, kulayin na natin. Mga lugar na nagliligtas sa atin sa ating buhay. Sukuyin kung saan mabibili o makukuha ang mga sumusunod na pangangailangan ng tao. Lagyan ng check ang iyong sagot. Ang mga pagbilian ay butika, panaderya o palengke. Dito tayo sa unang bilang. Unang bilang ay gamot. Matatakpuan niyan sa butika. Lalagyan natin ng check. Dahil dyan binibili ang gamot sa butika. Sunod na bilang ay tinapay o cakes. Binabibili yan sa panaderya. Lagyan natin ng check. Ikatlong bilang ay damit. Binibili yan sa palengke o supermarket. Lalagyan natin ng check. Pang-apat na bilang, tubig, gulay at prutas. Binibili natin yan sa palengke. Lagyan natin ng check ang palengke. At ang huling bilang ay karne at isda.
Binibili rin natin yan sa palengke. Lagyan natin ng check ang palengke. Mga lugar kung saan tayo bumibili ng kanlaran. Kulayan ang mga larawan at bakatin ang kanilang mga pangalan ng mga lugar na makikita sa ating komunidad. Kung saan tayo nakakabili, napaunahin pangangailangan natin. Mayroon ditong panaderya, butika, at palengke. Tara, kulayan at bakatin! Mga lugar kung saan tayo bumibili ng kanlaran natin. Bakatin ang bilang at salitang pito. Tara, sulat tayo! Ang salita at bilang pito. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Ikahon ang larawan ang makikita ng kartero. Bilugan naman kung saan makikita ang dentista. Lagyan naman ng check kung saan makikita ang barbero. Unang larawan ay lugar kung saan makikita ang dentista kasi may ngipin. Bilugan natin yan. Sunod na larawan ay lugar kung saan makikita ang barbero kasi may gunting. Doon tayo nagpapagupit. Lagyan natin ng check. At ang huling larawan ay lugar kung saan makikita ang kartero. Dito tayo nagpapadala o tumatanggap ng sulat. Ikahon na natin. Tapos na tayo dito, guys. Anak, sa sunod natin gawain, ang nanay ang magbabasa. Sabi dito, basahin na magulang ang mga salitang na nasa baba at ilagay naman ng bata ang letra sa bilog kung saan ang salitang ito. Letrang A, klinika. Nasaan ang klinika? Letrang B, nasaan ang barberya? At letrang C, nasaan ang post office? Thank you, Nalikereng! Ang dali naman ang mga tanong mo! Klinika? Ito yung klinika. Yung klinika ng doktor o dentista. Isusulat ko dito ang letrang A. Letrang B, barberya. Ang dali naman, Nalikereng! Ayan o! May gunting, kira alam ko. Na dyan ang barberya. Isulat ko na ang letrang B. Letter C, post office. E di itong huli. Dahil dyan tayo nagpapadala at tumatanggap ng sulat. Sulat ko na yung letter C. Tapos na ako naikiring. Kulay ng pula ang post office. Kulay dilaw naman ang barberya. At sa klinika ay kulay asul o bukhaw. Tara, kulay na tayo. Tapos na tayo sa pagkulay ng iba't ibang lugar. Bakatin ang letrang L gamit ang luwag o clay. Meron ako ditong green na clay. Tara, bakatin na natin. Ang letrang L. Bilugan ang larawan na nag-uumpisa sa letrang L. Unang larawan ay labi. Bibilugan natin yan. Dahil nagsisimula sa letrang L, labi. Sunod ay lubi. Bibilugan din yan. Dahil nagsisimula sa letrang L. Sunod ay lobo. Nagsisimula rin sa letrang L. Ganun din yung iba. Lima, lata, at leon. Lahat sila ay nagsisimula sa letrang L. Mga salitang nagsisimula sa letrang L. Kulayan ng kulay asul o bukhaw ang malalaki letrang L. At kulay dilaw naman ang maliliit na letrang L. Kulayan na natin. Ang letrang L. Huling gawain. Dikitan ng nais mong kulay ng papel
ang nasa ibabang letrang. Pero dito ang letrang L ulit. Ang napili ko ay purple. Tara, gupit na tayo at magdikit. Ang malaki at maliit na letrang E. Tapos na, guys! Tapos na tayo, guys, sa ating mojo serye. Para sa linggong ito, dumadami na ang ating natututunan, di ba? Di ba, yung nakaraan linggo, pinag-aralan natin ang iba't ibang tumutulong sa ating komunidad. Ngayon naman, natutunan natin ang iba't ibang lugar na matatagpuan sa ating komunidad. Marami na rin tayong natutunan ang mga salita na nagsisimula sa iba't ibang letra. Ngayon ang letra L. Nagustuhan mo ba ang ating module serye? Pwede mo bang i-like at share ang aming video para mapanood naman ng iba? Muli, ako ang inyong teacher-teacheran, Erin at Erin TV. Bye guys!